it's Monday, tsaka ano pala guys, kahapon, uwi na ang anak ko sa Pinas, dun sa amin. Ang flight niya is 8:30 ata yung sa Scoot flight. At salamat naman kasi walang ano siya doon. Hindi nagka-problema ba doon sa quarantine. May thermal scanner na kasi doon ang maktan. So, naka-uwi na siya sa bahay. At nag-enjoy siya dito, guys. Talaga. Babalik pa yun. At ako pala, Lunes na naman. Bagong araw. Pagod ako kahapon, guys. Hindi ako gumala. Tamad ba? Saglit lang. Mayroon lang akong pinuntahan. At magsimula na pala tayo sa ating araw. Ang aking breakfast ngayon is ang aking spaghetti na niloto ko ng leftover ba ng Sabado? Hindi na ako naubos. Kaya ubusin ko. At ang aking coffee is life talaga. Ang aking spaghetti, ako lang ang uubos nito. Monday blues is busy day. Bahay namin pagka maraming ayusinin. Ayusin. Kagagaling ko lang sa baba. Bumili ako ng napabili ang lola ng Aimo niya. Aimo. At bumili ako nito. Magluto ako guys ng ginataang gulay. Ang gulay na may isda. Yan lang ang aming ulam mamaya tanghali. Magsampay pa pala ako sa aking pinaikutan ko habang ako ay nagmap dito sa sala. Damit ng aking mga alaga. Gulay guys, may gata, may isda, ilang perasong isda. Sarap siya. Wala kasing ibang gulay ito na naisip ko lutuin. Guys, kain na tayo guys ng aking konti lang yung gulay na nilagay ko. Inita ko eh. Kinanglan ta magkalo, init kayo. At ang aking ulit ayaw ko anin ko ano chinchalo. Ano nga pala guys, happy ako kasi nakarating na yung anak ko, no? Inaalala ko ba na baka ma-quarantine doon sa Pinas kasi may balita na mag-issue ng travel ban dito sa Singapore, pero parang hindi ata na natuloy. Tapos salamat na lang karating siya ng maayos. May thermal scanner, so wala naman siyang thankful. Thankful din ako sa aking amo kasi syempre pinayagan siya dito. Binili siya ng guys, yung chicken rice daw pagkainin, yung mga pagkain sa sa Singapore. Tapos binigyan siya ng mga damit ng ng kapatid ni amo. Na laging nagbibigay sa akin ng mga damit, binigyan siya nga.
siya ang binigyan ngayon. Lagi naman magbigay yun. Lagi naman magbigay siya. Ngayon siya binigyan siya dito. Tapos, believe ako sa anak ko kasi ano pa lang yung anak ko? 21 years old. Ano kasi guys, maaga kasi tayong naglandi, charot. Kaya nang, parang yung anak ko is parang magkapatid lang kami. Siya lang mag-isa guys. Kasi binilihan ko siya ng SIM card. Para may kontak ako sa kanya kasi sinanay ko siya ba. Siya mag-isa mag-ano-ano para ma sa mga train, para magmarunong siya, para pag kung gusto niyang magpunta dito, hindi na ako magsundo-sundo sa kanya, mag-ano. Nag-train siya. Kasi nung time na sinundo ko siya, inano ko siya at sinabihan ko siya ito, ito, ito. Tapos na ma-share ko siya lang mag-isa. Munta siya doon sa Universal Studios, siya lang mag-isa. Train siya guys. Download siya ng Google Maps. Kasi nga may tourism card siya, makaano siya, kahit saan siya pupunta. Meron siyang internet. So, yun ang nang saan. Enjoy siya. Tinamad kasi akong lumabas. Ako yung kapatid ko nakalabas gabi na. Gabi na ng Saturday. Sabi ko, kang gusto naman niya. Sabi ko sa kanya, sige. Para masanay ka. Kasi hindi naman katakot-takot dito yung ang Singapore. Nag-work niya. Siya dati sa call center guys doon sa amin na Cebu. Hinold up yung sinasakyan nilang jeep. Tapos nasa ano siya na nakaupo. Dalawa silang tumalon sa jeep. Kasi nasa panghuli daw sila. Nasa panghuli sila umupo. Kaya sabi ko dito iba. Safe, safe na safe. Kaya ano na siya talaga. Sarap ng aking ano guys ay ulam. Tapos kakain pa ako ulit. Kain tayo mga friends. Cancel pa ang mga masses. Misa guys sa all Catholics and parang ano sa mga church pa dito sa Singapore. Kasi ang mga nabiktima ng coronavirus is from isa sa mga ganun grupo. Kaya walang misa hanggat mag-inform ng ata sila, no? Pero pwede ka naman pumunta sa church din. May mga prayer room naman. Kakatakot yung coronavirus. Eh, maglakad ka at pagkalingon mo halos mga tao na suot ng mask. Meron akong masabag, dala-dala ko, hindi ko isuot kasi pa hindi akong makahinga. Pero kahapon, hindi naman ako napupunta sa mga crowded places naman. Saglit lang ako sa labas. Mabuhay, tsaka hindi kami nag... Basta ano ba? Walang gana.
okay lang naman pag off day ko. Diyan lang naman ako sa kwarto. Hindi man ako galawin dyan. Hindi ako tutan. Tapos, minsan, pag bilhan ako ng dinner ni amo, kaya okay lang na hindi ako lalabas. Pero, boring din naman pag hindi ka lumabas. Ay. Kailangan naman natin makakita ng ibang tsura sa labas. Kain tayo. Ubus. Grabe ako kumain ba, pero hindi man ako tumataba. Well, minsan lang ako nagka 48 kg. Guys, ngayon bumalik na naman sa 45, 46. Naging 44 pa nga. Dami namang pagkain. Hindi na talaga ako lalampa-aakyat sa 50. Na minsan guys, hindi ko naranasan ang maging 50 kg na. Gustong-gusto ko kahit 50 kg man lang. Hanggang 48 lang, tapos dyan lang talaga. Tapos bababa na ulit. Ngayon, 46, 45. Ako ang pinakamatakaw ito sa pagkain. Dami pa namin pagkain. Tapos na ako guys. Naghugas na ako ng pinggan. Tapos, pagkatapos ko maghugas ng pinggan, plancha ko yung ilang ano lang na damit ng mga alaga. Katapos, sunduin si alaga. Pagkatapos, bigyan sila ng pagkain. Pagkatapos, pahinga na. Tapos, luto na naman. Minsan, nakakasawa talaga na yung work mo ba pabalik-balik. 2 years yung trabaho mo. Ching-ching, ganun-ganun lang. Pero, wala tayong magawa. Wala tayong choice. Hay, talaga buhay. Abroad pa more. Yeah, abroad pa more.